Ayan, papasukin natin si kaibigan. Ayan, off cam ka na lang for Ay your... lang. Ayan, so sharing kami dito, no? Hindi ito debate, sharing kami Okay. dito. Sige, So sige. pag-uusapan namin, wait lang. Ayan, so pag-uusapan namin, I lost my connection to my camera, no? Ewan ko ba? Okay, so pag-uusapan namin ang patungkol sa... Chappy. Wait lang, brother, ah. Wait lang. Ayusin ko lang yung aking camera. Ayaw kasing... Wait lang. Ayan, so ayaw. Ayan, okay na. Okay, narinig mo ako? Okay, Okay na, clear so na. okay. Yeah, very good. Okay, so ito ang kaibigan natin, si Brother RR Florante ng INC. So ito ay hindi debate, no? Kasi wala naman kaming rules dito. Wala naman Yeah. kaming moderator. Kaya ito ay sharing. So ang pag-sharean namin ngayon ay patungkol sa rebulto, no? Pagluhod daw sa mga rebulto. So ganito ang magiging format namin. Magsasalita siya, no, ng siguro let's say 10 minutes. Magsi-share siya 10 minutes. Tapos pagkatapos ng mag-share ng 10 minutes, magtatanong ako limang tanong lang, lima. Okay, Limang sige. tanong. Tapos tapos magsasalita naman ako, no, magsasalita naman ako. Tapos magtatanong siya ng lima ring tanong. Ayan. Kung gustong may magtanong dyan, mag, ano lang. No? So, yung tanong namin is kahit anong tanong naman na about dun sa kanyang sinabi. Okay? So, Okay, sige. sige bro. Pwede kang mag-share. Yeah. Sige. Paano yung mga sitas ng talata? Pwedeng Magsitas ka. banggitin na lang? Oo, Babanggitin na pwede. lang? Oo, banggitin mo na lang. Okay. Walang Sige, problema. ang topic natin ay sa ribulto. Oo, Hindi, allowed yung ba ng mismong Diyos topic na lumuhod. allowed ba ang pagluhod at pagluhod, Okay. pagluhod Okay, sa mga sige. bagay na inukit o rebulto ayon sa Biblia. Sige, you ano na. Sige, You go. hindi ko kukonsume yung 10 minutes, ano, kasi saglit lang naman yung sasabihin ko. Okay. Oh, sige, Doon sige. sa Exodus chapter 20 verses 3 to 5, directly sinabi doon ng Diyos na wag kang gagawa ng mga larawan at ang mahigpit na kabawal-bawalan ay wag mo silang yuyukuran ni paglilingkuran man. Ang katumbas ng pagluhod sa larawan o ribulto, ang sabi ng Diyos, wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa makatwid, yung pagluhod sa ribulto o sa larawan ay katumbas din ng pagkakaroon ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. At doon naman sa baka stand lang sa akin, 'di ba? Hindi mo na ako magkakanan ng isa sa mga gawain ng Iglesia Katolika ay ang pagluhod sa larawan, sa ribulto. Mababasa ko sa inyong aklat na ang pamagat ay, kung hindi ako nagkakamali, ang pananampalataya ng inyong mga ninuno, nakalagay doon na inamin mismo nung nagsulat na kayo ay sumasamba sa larawan ni Kristo na parang kay Kristo na rin. At sa kasunod pang sinabi nung may akda, ang pagsamba ninyo sa larawan ni Kristo ay sa pamamagitan ng pagyukod. Bawal ng Diyos ang pagyukod sa mga larawan o ribulto. Sa makatwid, mali ang gawain ng Iglesia Katolika na pagluhod sa mga larawan o ribulto. Ang katumbas nun ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay na ako doon. Sige, Okay na ako. pwede ko nang entertain yung tanong. Okay. Magtanong lang ako, simple lang yung tanong ko. Alam mo ba ang katangian ng Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Katangian ng Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Ito, linawin ko. Para Oh, sige, masabing sige. ang isang larawan, para masabing ang isang larawan ay Diyos-Diyosan, meron itong katangian. Alam mo ba kung ano yun?
Siguro banggitin mo na lang. Total, ito naman ay sharing. Pwede bang banggitin mo na lang kung ano yung katangian na yun? Kasi hindi ko alam yung iniisip mo kung ano yun. Okay. Mamaya na lang sa sharing ko na rin. Pangalawang tanong ko sa iyo, Ah, sige. lahat ba ng rebulto para sa inyo ay Diyos-Diyosan? Ah, hindi po ganun. Hindi Ang naman. larawan po per se, ano yung larawan? Halimbawa nito, yan, nakikita niyo yung larawan na yan. Picture, monumento, ribulto, kailanman ay hindi itinuro ng Diyos o ng Biblia na masama yan, per se, ano? Pero kailan nagiging masama yung mga ribulto, larawan, monumento, o kung ano man, o kahit tao man. Ang sabi nga ng Diyos, huwag mong yuyukuran, huwag mong paglilingkuran, ang katumbas kasi nun ay pagsamba. Hindi ko rin sinasabing ang lahat ng paglod ay pagsamba. Pero kapag sa ribulto, ginawa ng tao yung pagluhod o pagyukod, ang katumbas nun para sa Diyos ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, ibig mong sabihin Yan ang pala, sagot ko sa tanong. Since agree ka naman, no? Agree ka naman na hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba, paano mo makakwalify yung Wala kaming pagluhod na doktrina nun. pagsamba? Oo. Paano mo malalaman yung pagsambang pagluhod at yung pagsambang hindi pagluhod? Okay, sige. Una, wala talagang doktrina ko narinig sa Iglesia ni Cristo mula nung ako ay maging convert, ano, na sinabi nilang lahat ng pagluhod ay pagsamba na. Wala ako narinig na gano'n. Ang narinig ko, ang isa sa katumbas ng pagluhod ay pagsamba. Ngayon, kung ididistingue natin, alin yung pagluhod na pagsamba, nandun din naman sa talata, Exodo 23, yung pagluhod sa larawan, ang katumbas ng pagsamba. Kaya nga, bawal ng Diyos yun. Katumbas kasi nun, Doon, pagsamba sa okay. Diyos. Siguro, okay. Last question ko na lang to, no, para mag-sure din ako. Sige, Doon sa Exodus chapter 20, verse 4 to 5, di ba pinagbawal yung okay. pagluhod sa mga rebulto, no? Okay. Bakit si, let's say, bakit si Joshua lumuhod siya sa harapan ng kaban ng tipan? Ayon sa Biblia, sa Exodus Paglulod. chapter 25 verse 18 to 22 at saka Hebrews chapter 9 5, mayroong rebulto ng kerubin sa harapan sa tuktok ng kaban. Lumuhod si Joshua, nagkasala ba siya? Hindi nagkasala si Josue doon sa pagluhod niya. Ang totoo, hindi naman ang rebulto na kerubin ang layunin niya na luhuran doon. Ganito kasi yan eh. Yung kasing kerubin ay disenyo nung kaban. Tama? At yung kaban ay nasa loob ng tabernakulo, nasa kabanal-banalang dako. Ang mga Hudyo, ugali nilang pumasok sa tabernakulo. Kaya kahit saan man sila doon, yumukod, hindi nila maiiwasang humarap doon sa kabanal-banalang dako na naroon naman yung ribulto ng kerubin. Pero yung pagluhod sa ribulto, nasabi mo para bang direct ang ginawa ni Josue yun. Ay hindi ganun ang ginawa ni Josue. Ang totoo, alam ni Josue na bawal ng Diyos ang pagluhod sa ribulto. Ba't niya naman gagawin yun? So ibig mong sabihin pala, merong pagluhod na kahit mayroong ribulto sa harapan ay hindi nangangahulugan na yung ribulto ang hinukuran. Ganun ba? Merong ganun. Halimbawa naman, nanalangin ako dito, kaharap ko yan. Hindi naman masama yan sapagkat hindi naman yan ang intensyon kong dalanginan. Kakaiba naman sa ginagawa nating mga Katoliko. Gagaya ko noon, nung hindi ko pa alam, kaya ako nananalangin sa ribulto sapagkat alam kong may magagawa sa buhay ko yung ribulto o larawan. Hindi ganun si Josue. Kumbaga, mali na gawing referensya si Josue doon sa ginagawa ng mga Katoliko. Ibig sabihin pala noon, ay nasa intensyon yung pagluhod. Kung hindi mo naman pala linuluhuran yung rebulto, kahit nasa harap mo yung rebulto, ibig sabihin pala hindi bawal kasi nasa intensyon mo yung dinerepresent niya ang linuluhuran. Pwedeng ganun. Hindi naman. Si Apostol Pedro nga nung 'di ba nagpatira pa sa kanya si Cornelio. Sinaway siya ni Apostol Pedro. Wag mong gagawin sa akin 'yan. Diba sabi ni Apostol Pedro?
Kung yung may yung kung yun ngang si Apostol Pedro na eh ayaw magpaluhod sa larawan. Ayaw na magpaluhod sa kanya. Eh lalong hindi siya papayag na yung larawan niya iluhuran din tsaka dalanginan. So yung tanong natin kaibigan eh medyo parang sa akin eh hindi naman big deal yun eh. Iba kasi kahit naman nalangin ka sa harap ng rebulto pero hindi mo naman diyan intention. Yung sabi mo kahit manalangin kung hindi naman intention. Eh, ba't ka pa nakaharap dyan? Wala ka naman palang So, intention. sabi mo kanina, noong pumasok yung mga Israelita, kunwari sa templo, sa tabernakulo, hindi maiiwasan yung pagluhod. Kasi nandoon yung mga larawan. So, ibig mong sabihin pala, pag kami pumasok sa hindi simbahan, naman mga may mga... larawan. Hindi naman mga larawan. Hindi, may mga Paulit, ano kasi, mga i-clarify inukit. Ko lang. So, ibig mong sabihin, pag kami din hindi, pumasok yun sa aming naman. sambahan, hindi din maiiwasan, ganun ba yon? Kasi sinabi mo kanina. Okay, sige. Yung sa tabernakulo o templo ng mga Hudyo, yung kerubin doon ay bahagi o disenyo na ipinagawa ng Panginoon Diyos. Kasi bahagi yun eh. Hindi naman kagaya ng sa mga Katoliko na kaya nagpapagawa ng mga ribulto ay para paglingkuran. Ang totoo, pinagpepiestahan. Diba? Meron pa akong tawagin ay mga may mga patron-patron pa. Eh ano yan, di paglilingkod yan eh. Sabi ng Diyos, huwag mong paglilingkuran. Kakaiba dun sa ginawa ng mga Israelita, yung gawain ng Katoliko. So, maling ipares kayo dun. Yun bang kaban na mayroong rebulto, hindi ba yun pinaglingkuran? Hindi ba yun parang ipinagpista? Sa tingin mo? Merong banggit, meron kasing sali ng Biblia. Ang totoo, hindi kung ako nagkakamali, magandang balita yan. Sali nyo rin yun eh, ng Protestant at Katoliko. Nakalagay doon. Yung kaban, inikot nila. Mawari baga, lumalabas sa talatang yun eh, pinaglingkuran nila. Hindi mismo yung rebulto ang kanilang pinaglingkuran. Ano, hindi yun. Talagang utos ng Panginoon Diyos yun eh, sa kanila nun eh. Diba? Pagpitaganan yaong kaban. Kasi yung kaban ay tipan ng Diyos yun sa Israel. So, malayo. Pero sa akin, malayo. Saan, hindi pwedeng kumpara doon. Tawag dito, ayon sa Biblia, saan ba makikita ang presensya ng Diyos? Doon ba sa kaban o doon sa rebulto ng kerubin? Saan makikita ang presensya ng Diyos? Saan makikita daw yung presensya kaban? Ng Diyos? Saan makikipagtagpo yung Diyos? Doon ba sa kaban o doon sa dalawang rebulto ng kerubin? Sa tingin mo? Meron ako nababasa kahit sa Bagong Tipan kung saan nagkakatipon. Ano? Isinusugo ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, yun yung Espiritu Santo. Yun yung presensya o patotoo na kasama siya. Hindi lang sa doon kerubin sa, yun. Doon sa ang ano, hindi yung doon sa part ng, hindi lang sa ng Ark of the Covenant. Doon sa part of the Ark of the Covenant lang. Saan kahit doon? Ibig sabihin, kahit saan. Kahit saan. Ang Diyos, basta saan, nasa saan. Loob ng templo. May pangako ang Diyos naman eh. Pagka nasa loob ng templo, tumawag. Di ba, meron yung mga sinagot ang Diyos na tumawag sa kanya sa loob ng templo. Hindi naman po mo kirubin, rebulto, nandun ang presensya ng Diyos. Bakit sa tingin mo nagpagawa pa ang Diyos ng rebulto? Bakit sa tingin mo? Hindi naman kasi masama ang rebulto. Hindi naman kasi masama eh. Ang bawal nga yung luhuran ng tao. Hindi, so, para sa iyo, yun ano yung tanong. Purpose? Bakit, ano yung purpose? Bakit pa? Kasi sabi ng Diyos sa Exodus, chapter 20, verse 3 to 5, huwag kang gagawa ng kahit anuman. No, kahit anumang larawan kahit ng nasa anuman. Langit, nasa lupa, nasa dagat. Pero bakit nagpagawa pa rin ang Diyos? Sabi niya kahit anuman bawal. Sige. Ganito yon. Yung doon nasa Exodo, hindi naman ipinagbawal ng Diyos pero sa yung paggawa ng rebulto. Ang bawal na rebulto doon, nasa kasunod na verse naman eh, huwag mong yuyukuran. So ang bawal gawin ay yung larawan na pagkatapos gawin ay luluhuran. Yun ang bawal. So doon natin medyo i-clarify. Okay. So, di ba sabi ng Diyos doon, kasi general yung pagkasabi niya, huwag mong yuyukuran. Pero sabi mo kanina, si Joshua yumukod. So, paano mare-reconcile iyon? Nandun pa rin yung tawag dito, yung sa rebulto. Ayan.
bahagi kasi ng templo, yung kaban. At yung kaban, naroon yung disenyo ng kerubin. So, hindi rin maiiwasan na lumuhod. Pero ang mali eh, yung pagka iintindihin natin na ang niluhuran talaga ni Josue eh, yung mismong ribulto na kaya siya doon na nalangin. Kumbaga, ang pinakalayunin niya eh, doon talaga sa ribulto ang kanyang pagluhod. Hindi ganon. Nasa loob kasi ng templo yon. Oh, di, ibig sabihin, nabanggit lamang na sa harap ng kaban, oh, minsan nga eh, kahit nasa patio eh, wala namang problema doon sa pagluhod na ginawa ni Josue. Ang mali kasi yung bigyan natin ng interpretasyon na kaya lumuhod si Josue sa kaban, eh, intention niya na doon dapat sa harap ng ribultong kerubin. Hindi ganun. Okay. So, so ibig si sabihin Josue, pala... hindi naman niya gagawin yung alam niyang ipinagbabawalan dyan. So, ibig sabihin pala noon ay may dalawang kondisyon. Una, yung taong lumuluhod, alam niya na bawal luhuran. Pangalawa, kapag lumuhod siya, tapos may kaharap siyang rebulto, basta hindi niya intention, ay hindi yung rebulto ang linuluhuran niya. Tama ba yon? Tama. Basta ala, nandoon naman eh. Ah, ulitin ko na lang ano. Hindi intensyon ng mga lingkod ng Diyos na kaya sila lumuhod doon sa templo at naroon yung kaban ay eh, para paglingkuran o sambahin yung ribulto. Alam nila bawal yon. Yung kaban nga nasa loob ng templo at nandun ang disenyo ng ribultong kerubin. So, hindi naman masasabi nating kagaya ng Katoliko si Josue. Kumbaga, referensya si Josue. Eh, hindi ganon. Sa inyo kasi, ito Brad, inamin na mismo eh, sa aklat niyo eh. Ang totoo, may aklat ako dyan, di ko pa nakakalkan. Sabi doon, sumasamba kayo sa larawan ni Kristo. Tama ba yon? Ang sinasamba sumasamba namin, sumasamba kayo sa larawan ni Kristo? Si Kristo mismo. Si Kristo, hindi yung kanyang larawan. No? Kasi hindi naman yan official hindi. Na catechism ng hindi. Catholic. Sige, gusto. Oo, basahin mo lang, basahin. Na? Hindi. Pero pare ang nagsulat eh, tanggap mo yan. Tanggap ko na ah, sige, pare sige, ang yan. Nagsulat yan. Oh. Actually, sige, sipi, ito yung hard copy ko, nandoon sa... Oo. Sige, basahin mo lang, okay, basahin mo sige. Lang. Sandali lang. Sana ba yan? Yan ba yung kung ating sinasamba ang larawan ng ating Panginoong napapako sa cross? Yan ba yon? Hindi ko masyado kwan. Teka lang, titingnan ko. Sige, hanapin mo lang. Sana ba? Ay, ito. Ang nagsulat ay si Cardinal Gibbons. Oo, sige, kinala basa. Kinala naman siguro yun, di ba? Oo. Ito sabi nung Cardinal, sa ganitong kahulugan, sa pagkilala ko, bumabanggit ang mga manunulat at iskolastiko hinggil sa gayunding pagsamba na iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kong tawagin ni pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Ang page niya ay 200, ang pananampalataya ng ating mga pala. Hindi pala yung larawan yung intention talaga, kundi si Kristo. Ito na lang. Ulit ko yung basa, ano? Sige lang. Ito, sabi. Ang pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo. Sumasamba ba sa larawan ni Kristo? Sumasamba. Na parang kay Kristo na rin. Okay. Paano daw ginagawa yun? Pang... Eh, pagyukod sa harap ng larawan. Ayun. Oo, actually English translation 'yan. So yung walang Tagalog actually 'yan, bro. So yung pagka-translate niyo, yung pagka-translate niyo, there is a problem, no? Kasi ay, hindi kahit pa sa nila, English. Oo, hindi nila worship ang nakalagay sa English o kaya veneration. Hindi kahit veneration. Pa natin. Ito na lang ang tanong ko kasi sige, pag granting without accepting. Ito na lang yung tanong ko sa iyo. Sa Bible ba kapag ba ginamit ang salitang samba para lang sa Diyos or bawal
kapag ginamit sa tao yung ginamit sa tao yung samba. Kapag sinabing sumamba ako sa iyo. Sa Biblia or worship or I adore you sa Sumamba Biblia. ako. Mm-mm. Yung bang term na pagsamba. Oo, yun bang Ay term na pwedeng pagsamba gamitin sa kapag kanino? ginamit, kapag ginamit yung term na pagsamba, ibig sabihin ba nun pagsamba na agad bilang Diyos? Ganun ba yun? Sa Biblia, sa Biblia. Sige, sige. Doon, sa Biblia muna tayo, no? Sabi kasi noon Diyos, Sa Biblia. Sabi pala sa Biblia, wala kang ibang sasambahin kundi ang Diyos. Ngayon, mayroong mga maling grammar, maling word na ang katumbas ng pagsamba inilalayo sa Diyos. Ang terminong pagsamba, hindi dapat gamitin sa anuman yan eh. Kasi mayroong mga taong, pati doon sa kanta na sinasamba kita, 'di ba? Yung kantang panliligaw eh. Taang panga ikaw lamang ang tanging sasamba, 'di ba? Alam Ikaw niyo lang. naman yung kantang 'yon. So, Hindi ibig dapat sabihin gamitin pala, 'yon. oo, hindi porke ginamit Sa ang akin salitang samba ay hindi mali, nangangakulugan mali. Sa yung samba sa Diyos. Ganun ba yun? Hindi, sa Biblia, ang pagsamba sa Diyos iniuukol. Walang sinasabi dong pagka may ginamit sila na yung totoo si yung pagluhod lang eh ayaw nga ng mga apostol yun eh, 'di ba? Yung pagluhod lang eh ayaw ng mga apostol yun eh. Bakit So naman ibig sabihin gagamitin pa pala, sa Biblia, bawal gamitin yung salitang samba sa kahit na sinong tao, ganun ba? Oo, sa Biblia 'yon. Pero nung ang tao, ito nga, ginamit na nila kahit sa ano, which is mali 'yon. Kasi yung Bakit? pagsamba sa Bakit may isang lingkod ng Diyos na sinamba pero hindi nagalit ang Diyos? Sinamba, pati sa Hebrew word, samba talaga ang ibig sige, sabihin. sige. Okay, sige. Halimbawa, kung utos naman ng Diyos na sambahin mo yon, utos niya, walang masama doon. Pagsamba din sa Diyos yun eh. Kasi ang pagsamba sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos. Hindi, kasi doon Sige. walang utos eh. Yung Walang sumamba sa utos. kanya kasi, yung sumamba kasi sa kanya, hindi mananampalataya. Hindi siya Okay. mananampalataya. Sinamba si... Sino yung... Si Nebuchadnezzar. Sinamba siya ni... Hindi, Na... si... Daniel, sinamba siya ni Nebuchadnezzar. Nagalit ba Okay. ang Diyos kay Daniel sa tingin mo? Sa tingin mo? Ano Kasi bang ang ginamit na pagkakasabi salita ni doon, ano bang sinamba niya. pagkakasabi ni Nabucodonosor? Nagpatira pa siya at sinamba niya si Daniel. Sa ibang salin, adore Daniel, worship Daniel. Sa Hebrew, nakalagay din doon yung word na samba. Okay, so ito aminin ko lang, hindi ko pa na-encounter 'yon pero hindi ko pangangahasan, anak. Sa akin lang, hindi ko papangahasan yun na kasi una, hindi ko pa na-encounter yung sabi mong sinamban ni Nabucodonosor si Daniel tapos hindi naman nagalit ang Diyos. May puntong pinarusahan nga ng Diyos si Nabucodonosor eh. Di ba? O ano, Bro baka LJ, yun ang nasa dahilan. Bro LJ, nasa comment yung link kanina. Ayan, kung gusto mo magkasali. So ibig sabihin nun, not necessarily pala na kapag ginamit yung salitang samba, ano na ang meaning, ano, yung the highest form of worship na iniuukol lang sa Diyos. Diba? Kasi sabi mo nga kanina, meron talagang mga pagsamba na, let's say, hindi naman ganun talaga yung ibig sabihin. So, sige, ako na yung mag-sharing, magtatanong ka din mamaya. Sige, so, sige. Sa aming kasing mga Katoliko, doon sa aming opisyal na doktrina, kasi dalawa lang naman yung opisyal na doktrina namin, no? Either ang Catechism of the Catholic Church at saka yung Catechism of the Council of Trent, no? Kasi hindi namin naman kinikilala yung mga aklat na ginagamit ninyo. Although sinulat sila ng pare, pero hindi naman ibig sabihin pag sinulat sila ng pare, yun na agad yung sa aming aral, no? Kasi CCC lang yung aming ano, kinikilala. Although, sabi ko nga kanina, yung sa translation nyo kasi is wala namang ganyan kasi actually English kasi yon, no? So kapag ginamit yung salita kasing worship, no, sa aming Catholic theology, merong dalawang ibig sabihin ng worship. Unang-una, veneration, and pangalawa, adoration. Adoration yung ginamit kay Daniel. Kapag sinabing veneration, ito ay para sa tao, no?
no? Para sa kahit anumang ginagalang mo, kahit yung larawan na larawan, rebulto ni Rizal. Para sa inyo, rebulto ni Ka Felix, yung inalayan ng bulaklak. That's what we call veneration. No? Kasi sa Tagalog, wala kasi tayong exact term for veneration. Wala tayo, vague kasi yung term niya. And then we have adoration. Kapag sinabi na muna adoration yan, yan ay yung iniuukol lamang namin para sa Diyos. No? Kaya nga, pattern kami doon sa Biblia, no, pattern kami doon sa Old Testament na yung templo nila may mga banal na larawan. Hindi larawan ng Diyos-Diyosan. Kasi according sa Unang Korinto 8:4, ayan, i-note mo yun, no? Unang Korinto 8:4, ang mga Diyos-Diyosan pala ay mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Kapag sinabi nating mga larawan ng mga bagay na hindi totoo, ito yung mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Example ng Diyos-Diyosan, sina Zeus, Artemis, no? Tawag dito, Baal, no? Astares, Astaroth, yung mga yan. Kasi sila, although mga dinudyos sila, hindi sila nag-exist kailanman sa mundo, no? Kaya nga sabi doon sa Biblia, doon sa English ng 1 Corinthians 8:4, an idol is an image, larawan, of things that does not really exist, no? So kapag ikokumpara natin ito doon sa larawan syempre ng mga santo namin, no? Yung malarawan ng mga santo namin kagaya ni Maria, kagaya ni San Pablo, parang yung larawan lang din ni Ka Felix, no? So pag-alala, kasi nga sabi sa, alam ko familiar ka dito, Hebrews chapter 13 verse 7, 'di ba? Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo, no? Although sa mga INC naman, hindi naman kayo kagaya kasi ng born again, no? Hindi naman kayo kagaya ng born again na ayaw talaga sa kahit anong rebulto pa yan, ayaw talaga, no? Kasi alam niyo naman, no? Alam niyo naman na hindi lahat ng rebulto ay bawal, hindi din naman lahat ng pagluhod ay bawal. Kaya ang sabi ko nga kanina, sabi mo naman, kapag ang intention mong luhuran yung rebulto, no? Eh yun yung bawal talaga. Kaya sa amin, no, yung sa Catechism of the Council of Trent namin, kapag lumuhod ka sa rebulto, at yung rebulto mismo yung sinamba mo bilang Diyos, nagkakasala ka ng idolatria. Yun yung aming official na turo, no? Kasi sa amin, ang larawan, sinisimbolo nito yung kanyang inilalarawan, no? Although, iginagalang yung bagay na larawan, at tulad din ng sa inyo, linagyan nyo ng bulaklak yung ano ni Ka Felix, ganun din naman sa amin, no? Kasi it represents ngayong mahal namin sa buhay. No? Sa Biblia kasi, kapag may mga lingkod na lumuhod sa altar, no? Kagaya ni Solomon sa unang hari, 8:54, lumuhod siya sa altar. Yung altar may mga rebulto yun, hindi lang rebulto ng ano yun eh, kerubin, mas masahol, may rebulto ng baka, may rebulto ng leon, at kung ano-ano pang mga rebulto, yung may ulo ng leon, ganun, no? Eh, hindi naman pagsamba yon. Ganun din naman sa aming mga Katoliko. Kapag lumuluhod kami, hindi naman doon sa mismong rebulto, kundi mismong yung sa focus namin, yung intention namin ay sa Diyos. So, siguro pang last ko na sharing, no? Bago ako tumanggap ng katanungan, yung word, mayroon kasing ginagamit na word, no? May ginagamit na word sa Greek at saka sa Hebrew. Kapag pesel, ang ginamit, kagaya sa Exodus 20, no? Ibig sabihin nun, Diyos-Diyosan. Kapag miklat ang ginamit, ibig sabihin naman nun, istatwa or imahe lang, no? At kapag naman sa lat, tawag dito sa Greek, kapag idolation, yun yung sa mga idols, no? At kapag naman, let's say, icons, yun naman yung images na, ano, maging si Kristo, kinilala niya yung image ni Cesar, no? Kinilala niya yung image ng Tansong Ahas. And noong panahon nila, nakatayo pa naman yung templo. So parang iyon din yung aming stand. And pangalawa pala, hindi ko nasabi to kanina, no? Yung tanong ko kayo sa'yo kanina, yung ano yung purpose nung ano, yung kerubin, no? Ano yung purpose ng kerubin? Yung sa purpose pala ng kerubin, no? Iyon yung sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 9:5. Ayan. And Exodus, no? Doon makikipagtagpo ang Diyos. Bakit? Bakit? Kasi ay yung kerubin, sumisimbolo siya sa something na banal. Something na banal. So parang sa inyo, pag nakikita yung larawan ni Felix Manalo o ni Kai Eduardo, parang naiisip nyo na
ito yung aming tagapamahala. So, yung kabanalan, no? Naiisip natin yung kabanalan, yung presensya ng ating sugo. So, kapag nakikita natin yung presensya ng ating sugo, parang napapaalala sa atin ang presensya ng Diyos. Ayan, yan, kapatid. Sige, kung may tanong ka, pwede naman akong sumagot. Okay. Sige, first question, sabi mo kanina, yung idols ay yun yung mga larawan that are not really exist. Tama ba? Ayon sa Biblia, binasa ko doon, ang mga Diyos-Diyosan ay mga larawan. Yung mga Diyos-Diyosan, okay. Paki-confirm ko lang ulit. Yung palang Diyos-Diyosan, sabi mo, ay hindi nag-i-exist. Yes, kumbaga, ginawa siya, pero yung talagang pinagmulan niya, hindi nag-i-exist. Oo, okay, ginawa sige. Siya, pero okay yung na, mismong thank you. rinirepresent niya Nung na pangalan, hindi nag-i-exist. Wala. Okay, Wala. sige. Walang, Ganito naman. Walang ano yung Nung bumaba Diyos-Diyosan. si Moises, okay, sige. Nung bumaba si Moises, dala yung 2 tapyos na bato, di ba, nadat na niya yung mga Israelita na merong ginawang rebulto ng guyang ginto. Ibig sabihin, hindi totoo na may baka? Totoo na may baka, pero yung sa yung pagsamba nila Oh, dun sa okay. baka, kasi tinuring nilang Diyos siya, hindi yung nag-e-exist. Okay, Hindi nag-e-exist. So ngayon, inaamin mo na na may Diyos-Diyos ang nag-e-exist. Yung kanyang sinasagisag. Hindi mag-e-exist ang isang Diyos-Diyosan. Kasi yung rinerepresent ng baka, hindi. Kahit pa yung pattern sa baka, wala pa rin, let's Ay, say, wala sino? Pa rin sa talagang existence, no? Na pagsamba. Okay. So, ibig sabihin, alam mo kung sino yung nire-represent ng guyang ginto? Ang rinerepresent ng guyang ginto kasi is yung parang gumawa sila ng parang Diyos nila. So, parang Diyos-Diyosan, no? Diyos nila. Although, ayan. Yung sa representation niya kasi as bilang Diyos, no? Or pagka-Diyos, hindi talaga siya mag-e-exist. Yung object, no? Na baka, of course, nag-e-exist naman ang baka, no? Pero yung mismong trinitreat nila na Diyos, no? Na gamit yung larawan ng baka, hindi siya nag-e-exist. So yung guyang ginto, para sa'yo, ano yun? Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan yun. Oo. Sapagkat ang parang rinepresent nun, hindi naman nila sinamba yun bilang baka eh. Sinamba nila yun bilang isang Diyos-Diyosan. Yung rinepresent niyang Diyos-Diyosan or Diyos mismo, no, although unnamed siya, unnamed, no? Ay, iyon ay, let's say... Okay, sige. So, meron palang Diyos-Diyosan na yung pinagkunan ng sagisag, eh, nag-i-exist. Meron. Kasi sabi mo kanina. Okay, sabi pero mo kasi kanina. Oo, hindi nag-e-exist. Okay. Parang kunwari, bigyan okay. kita ng sabi example. Si tawag dito, si Beelzebub. Ang itsura niya is kambing, pero yung mismong siya ay hindi nag-e-exist. Although, yung mga Diyos-Diyosan, okay, they take talaga the forms of animals. Okay. So, hindi pala lahat, ano? Hindi pala. Yun lang lahat gusto kong linawin. Hindi nag-e-exist. Ayun yan. Pero yung, hindi, medyo malap. Pero sa akin lang, gusto ko lang linawin na kasi medyo parang hindi ako kumbinsido dun sa sagot niya eh. Kasi, sabi niyo, idols are objects. Ah, hindi pala. Hindi. Ano bang pagkakasabi niyo kanina? Are image of things that does not exist. Oh, yan. Really exist, sabi niya. So, image. Yung kasing baka, image din yun eh. Pero umi-exist. May baka naman talaga sa panahon ng Bayan Israel. May Tama baka. Ba? May baka, pero okay. Yun nga ang kanyang rinerepresent na Diyos, hindi siya nag-e-exist. Ay, sino so, naman image, kaya yun? The figure itself is nag-e-exist, pero yung mismong rinerepresent niya. Kaya nga yung mismong rinerepresent ng Diyos-Diyosan. Sino yung Diyos-Diyosan na yon, iyon yung hindi talaga nag-e-exist kasi wala nga. Ah, sige. So, next question na, no? Inamin ba ng bayang Israel na sumamba sila sa guyang ginto? O si Moises ang nagsabi nun na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan? Of course, si Moises ang ano nagsabi na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, no? Pero alam nila na yung ginawa nila ay Diyos-Diyosan sapagkat alam nila yung utos, ano? Sabi nila,
gumawa tayo ng Diyos. Alam nilang may iisang Diyos, I should say. Alam nilang may iisang Diyos na tunay, which is yung si Yahweh, no? Pero gumawa sila ng parang image, no? At saka ituturing nilang Diyos. Yun yung kanyang ano. Pero yung image na yon, yung Diyos na kanyang rinerepresent, hindi talaga siya nag-exist, no? Wala siyang existence sa mundong ito. Yun namang ahas na ginto. Mm-hmm. Okay, tandaan niya, ahas na ginto, ano? Ah, tanso pala, I mean, sorry. Tanso, tanso. Tanso, ano? May pagkakataon bang sinamba ng mga Israelita yun? Yes, sinamba nila at binigyan nila siya ng pangalan. Okay. Ang binigay nilang pangalan sa kanya, hindi nag-e-exist, nehustan. So, nagkaroon ng karakter, no? So, iyong image na iyon na pinagawa ng Diyos noong linagyan nila siya ng sarili ng karakter, which is tinehustan, sa kanila sinamba, iyon yung parang rinepresents niya na isang Diyos-Diyosa na hindi nag-exist. Tama ba yung ginawa ng Israel na yan, Israelite, ng mga Israelita? Of course, hindi tama kapag gumawa ka ng Diyos-Diyosa, ituring mong Diyos yung isang bagay, no? Lagyan mo ng pangalan na hindi naman nag-e-exist. Kasi yung mismong pinangalanan doon, yung larawan na eh, gumawa na sila ng Diyos, nehustan. So, hindi talaga tama yun. Okay. So, next question na ano? Balik na ako dun sa kasi lumuluhod nga ang mga Katoliko sa ribulto at larawan. At yung pagluhod sa Eksodo ay bawal ng Panginoon Diyos. Ayun, kung ang mga Katoliko ay luluhod sa mga ribulto at mga larawan, hindi ba yun ay paglabag? Hindi. Kasi ang binawal naman kasing luhuran doon sa Exodus 20 is yung pesel, no? Pesel sa biblical ano Hebrew, yung Diyos-Diyosan, no? Eh sa amin kasi parang yung ginawa lang ni Joshua 'yon. Lumuhod sa harap ng kaban ng tipan na may rebulto, kagaya din ng ginawa ni Solomon, no, sa unang hari 852, 4, lumuhod din siya sa harapan ng altar, no? Eh may mga imahe 'yon. Hindi yung mismong ano yung rebulto ang sinamba doon, kundi yung inire-represent, yung Diyos, yung presence ng Diyos. Ayan. So, nakailan tanong na ba ako? Sige, tanong ka lang. Tanong. Okay, sige. Yung sunod kong tanong ay... Bro LJ, Bro LJ, comment section nga. Hanapin mo doon, bro, sa taas. Ayan, para hindi ko siya maharap yung pangalan mo. Sige, tanong lang, brother. Ang ital, ang mga apostol ba ay sino? May pumasok ba? Sino ba si Bro Anthony. Makikinig lang siguro yan. Okay, si Bro Anthony. Sige lang. Yung mga, ang mga apostol ba ay lumuhod sa mga larawan at rebulto? Ang mga apostol ba ay lumuhod sa mga larawan at rebulto? Yes, pero hindi siya verbatim na nakikita. Bakit? Paano? Kasi sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga na ni Kristo, unang siglo, nakatayo pa yung ikalawang templo. So, yung ikalawang templo na yon, meron siyang mga larawan sa loob. At yung mga apostol, pumapasok sila sa templo. Sumasamba pa rin sila sa templo. So walang mababasa talaga, no? Walang verbatim. Walang verbatim, no? Pero although hindi naman verbatim yung tanda. Yung kagaya ng ginagawa ng Katoliko na mismong sa tahanan ay may mga ribulto o larawan na dinadalangin na walang ganon. Pag ganon kasi, wala pa naman silang mga ilalarawan noon. Kasi sila-sila ay buhay pa naman, no? Although, mababasa natin sa Biblia na maging yung mga propeta, ginawan sila ng mga monumento, no? Yung mga Pariseo naman kasi sila yung mga religious that, no? Hindi na tayo sa Pariseo. Hindi na tayo sa Pariseo kasi sa mga apostol Pariseo, naman. Okay. Okay, sige. Yung mga apostol naman, no? Although wala kang mababasa letra for letra, pero syempre hindi naman na i-detail 'yun, no? Pero ayun nga yung sabi ko kanina, no? Sa templo nila, meron pa yung mga existing na mga larawan, meron yung mga existing na mga rebulto, ng mga images nga ng Kerubin. Sige. So hindi tayo doon sa Pariseo, ano? Kasi ang Israel tumalikod na sa Diyos noon, eh.
So hindi na sila kinikilala ng Diyos Hindi, nun na bayan ba pati yung niya? mga apostol, pati yung mga apostol, kasi pumapasok pa Ay, rin naman sila sa ano, sinagoga o kaya sa templo. hindi na yon, iba na kasi ito eh, panahong Kristiyano na tayo eh. Diba tumalikod nga ang Israel? Mula nung tumalikod ang Israel, kahit ano pang gawin nila, ay wala na tayong pakialam doon. Ano? So dito tayo sa mga apostol. Kung sinasabi mong mahalaga yung rebulto, mahalaga yung rebulto at kailangan ay maalaala nila sa pamamagitan ng rebulto yung mga naunang lingkod ng Diyos, ang mga apostol ba ay gumawa ng mga rebulto ng mga katulad ni David, ni Solomon, at ng iba pang mga propeta? Yung mga apostol, wala naman tayong mababasa na gumawa sila ng rebulto, no? Kasi hindi naman lahat ng ginawa nila is naisulat na sa Biblia, no? Pero based on history, no, yung mga apostol kagaya ni Tomas nung pumunta sa Samaria, nagdala siya ng mga larawan ni Mama Mary at saka ni Jesus. Ganun din si Lucas, kung i-search mo yan, si Lucas, no, naalagad ng kasama ng mga apostol, siya din ay gumawa ng mga inukit na larawan ni Maria at ni Kristo, yung batang Kristo, at siya din ay nagpinta. Example ng pinta diyan yung Salus Populi Romani. Pwede mong i-search yan. So yung mga pero, early Christians, okay, sa katakon nila, meron na silang mga images. Although, not explicitly na yung mga apostol ang gumawa. Kasi hindi naman lahat ng ginawa ng apostol eh naisulat. So hindi sila lumuluhod sa larawan ni Kristo kahit nung umakit sa langit. Hindi gumawa ang mga apostol nun. Kasi si Kristo ay pumanik sa langit, humigit gumulang 30, di ba? 33 or 240 AD. Tama? Nung pagpanik ni Kristo sa langit, gumawa na ba mga apostol nun ng rebulto niya? Although not explicitly, wala namang mababasa doon na gumawa na sila, no? Pero meron yung dambana, no? So kabilang doon yung gambana ng Diyos. Although si Kristo naman, yun nga yung sabi ko kanina, nasa history na siya, no? So hindi na siya napabilang pa sa canon, no? Pero although may records ang history, kagaya ni Lucas nga, no? Nagbibigay ng mga larawan ni Kristo, larawan ni Maria, yun yung sabi. Saka yung mga unang Kristiyano. Yung mga unang Kristiyano sa catacombs nila. Sige, batay dun sa Catholic Encyclopedia nyo, kailan nagsimula yung tinatawag na pagluhod sa mga rebulto? Pagluhod sa mga larawan at rebulto, kailan official na isinagawa yun ng mga alagad noon sa panahon ng mga apostol? Meron ba? Kung sa Catholic Encyclopedia, hindi ko pa nabasa yung part na yan. Although, sabi ko nga sa'yo, yung mga unang Kristiyano, syempre kasama na yung mga apostoles doon, hindi naman na-i-record lahat kasi ng ginawa nila, ay meron ng mga larawan. No? Meron ng mga larawan, meron ng mga pagsamba, pagluhod, okay, kasi doon sa mga catacombs nila, meron ding mga natagpo ang mga larawan. Pero sa tingin mo, kung talagang ugali ng mga lingkod ng Diyos, yung pagluhod sa mga larawan at rebulto, hindi ba ipasusulat ng Diyos yun? Kasi hindi kami kasi mga Katoliko, hindi lang kami doon sa nakasulat nagbabatal, no? Kasi ang sabi ni Pablo kasi sa 2 Thessalonica 2:15, no? Panghawakan ninyo yung mga katuroang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan ng sulat at mga oral traditions o mga sinalita naming mga bagay na aming sinalita. Ayun, so yun yung pinanghawakan namin. And since then, yung oral traditions na yan and saka yung scriptures, they go together, kaya nga nagkaroon ngayon ng ideya, no? Nagkaroon ng yung sa images yung mga unang Kristiyano. Although yan ay nakabatay pa na sa Old Testament, but of course sa New Testament nagpapatuloy pa rin. So gusto ko lang bigyan ng ito, itong si Kennedy Leon, pwede ba? Sabi niya, bagay about ko si Florante, totoo naman dati ako Katoliko. Talagang ang pagkakaalam ko, sinasamba ko crucifix. Pero honest ako, walang nagturo sa akin noon at wala rin akong pinagtanungan basta umalis ako ng Katolik. Hindi alam kung ano ang tunay na doctrine ng Katolik. Sa akin naman, kaysa inyo kasi, bago ako umalis sa Katolik, alam ko
alam ko ang doktrina na hindi talaga sumasamba. Kaya lang, hindi ko maitatanggi na yung ginagawa ko ay pagsamba na rin. Yun yung sagot ko kay Kennedy. Ngayon, sabi, parang sinasabi niya kasi umalis ako, hindi ko alam doktrina niyo. Ang totoo ay alam ko ang doktrina na ang mga Katoliko, batay doon sa official ninyo na doktrina, hindi niyo itinuturong sumamba ang tao. Ang totoo, idinedenay pa nga eh. Hindi talaga ako tinuturo. Hindi talaga pero itinuturo pero sumamba. Ako, sa sarili ko at sa mga nakikita ko, hindi, kahit na sabihin hindi sumasamba, eh, pagsamba yun eh. Nakaluhod eh. Hindi. Kasi yun kapag ganyan akin na yung magiging reason, eh parang pamamaratang siya, no? Kasi kung nasa official pala naturo din namin na kami ay hindi sumasamba, kasi you cannot just say na kami ay sumasamba sa rebulto based on doon sa nakikita mo. Kasi hindi din naman namin pwedeng sabihin na kayo, kunwari may rebulto kayo ni Felix Manalo, sinasamba nyo yung ano niya kasi naglalagay ng bulaklak. Eh, you always say na hindi din kasi wala naman sa inyong official na turo. So, ganun din naman sa amin, no? So, you cannot claim na we worship it because it's on our official doctrine. Alam mo naman. Basta yung topic nga natin, eh, bawal ng Diyos ang pagluhod sa larawan. Ano? Tapos kayo naman, yun, amin. Bawal ang pagluhod sa larawan. Kayo naman ay umaamin din naman kayong lumuluhod sa larawan at sa mga rebulto. Ano pa ba? Ano nang kuha? Nakatapos ako magtanong. Ikaw, kung gusto mo, magbigay ka na ng okay na to. No? At least maganda naman na maganda ka naman na kausap. So, I hope yung mga kasama mo dyan, no, ganito din sila makausap. No? So, at least you earned my respect. No? Sa mga INC na nakausap ko, ilan lang din yung nakakakuha ng aming respeto, no, bilang Catholic, no. Mm-hmm. So I hope yung mga nanonood ngayon na kasama mong Catholic, they will be like you, brother, no, na alam din namang mag-share, no, mag-share, alam humarap, saka marespeto, no. Sa akin naman ay wala naman tayo dun eh, kasi kaligtasan ang usapan dyan eh. Ba't ka naman makikipag-away kung ang layo tama din naman eh. Diba? No? So, at least, no? Mas maganda kung ang laging babanggitin is friendly sharing lang. Kasi kung debate, iba humarap pagka debate ang INC. Alam nyo naman yun, ano? Tsaka hindi kami, alam naman namin. Kami, humaharap sa mga ganyang mga diskusyon, hindi siya official. Kasi mga ministro lang at mga manggagawa talaga dyan. Eh. Kaya kung friendly sharing, open na open kami dyan. Kaya lang eh, yung respect nga sa bawat isa, eh, mahalaga yun. Doon naman sa mga nagko-comment na mga kaibigan nating Katoliko, kasi yung mga nagsasalita pa ako, meron ng mga nagsasabi. Hindi naman maiiwasan yan, no? Kasi you know the situation already, no, between the Catholics and let's say an INC between social media, no? So meron talaga yung mga ganyan din, no. Although may mga INC din na ganyan, although ang mahalaga, no, you have demonstrated naman that we can still talk together in a nice way, no? Okay, so ayun, so you can give your ano, brother, no, you can give your conclusion. Pwede kang mag ano. Ayun, okay, so okay na yun. Napunta na, wala na si brother. Si brother Florante, no? So ayan. So doon sa mga nanonood na INC ngayon, so kayo, i-open yung kasi sinara ko yung camera ko gawa nung nandito kasi ako sa trabaho, di ako magano, di ako pipili. Okay, nandiyan si brother Florante. Ayan, okay, sige brother, you can give your final say naman para at least yun sa akin, ano? Ito naman, respect eh. Batay dun sa mga napag-usapan natin, ay hindi pa rin babago yung paninindigan ko na ang tao ay hindi dapat na lumuhod sa mga rebulto at larawan. Kailanman ay hindi dapat gawin yun. Ano? Yun sa akin. Yun sa iyo.
Although, naman. ay, tama ka naman, hindi dapat lumuhod ang mga tao sa mga larawan, sa mga rebulto para sambahin, no? Kaya sa amin kasi, no, we always catechize our members din, no? Although, we are, hindi naman kami hipokrito para sabihin na meron talagang mga pasaway din, no? Meron mga pasaway pa rin naman. Hindi, all lahat naman yan, no? Na Pero, tinuturing yung rebulto, na pampaswerte, na Diyos nila, no? Although, para sa amin kasing mga tunay na Katoliko, we stick to the teachings ng Catholic Church. Alam mo naman yun, na hindi namin itinuturo ang pagsamba talaga sa larawan. Okay, may gusto kang, ano, batiin? Okay. Ito ba ay naka-live sa FB? Naka-live to, brother, naka-live. Okay, naka-live. Sige. Batiin mo na yung mga kapatid mo ngayon. Sino ba? Sino ba yung mga nanonood yan dito? Ay, doon sa sina, mga kasama kong INC, ano, wag na lang natin awayin sila. Ano, mas maganda pa rin yung sharing kasi mas lalago yung alam natin, ano. At sa mga Catholic naman, yeah. Sige, kung dito, magkakasundo tayo sa ganito, pero yung mga, sabi ngay public debate, ibang usapan ito. Huwag niyong i-consider ito na may talo, may nanalo, walang ganon. Ano? Kaya kami nag-live ni Brother Hamsky. Gusto naming personal ito pag-uusap na, kumbaga parang magkausap lang kami magkatabi, parang magkaibigan. Wala itong samaan ng loob. Ano? Kaya yung mga nagko-comment dyan ng negative na may mga bad words, iwas-iwas tayo dyan. Ano? Sige. Kayo naman, Brother Hamsky. Oo, yes, so nagpapasalamat ako kay Brother RR, no, na at least ano, siya ay magandang kausap at maayos na kausap, no. So sa mga iba diyan, ganun din sana, no, ang inyong pag-uusap, no. Kasi hindi naman ito debate, this is a friendly sharing and discussion. Kaya yun yung ginawa namin. Hindi kami nagde-debate, okay? Para at least naman, no, para sa kabatiran ng dalawang panig na INC, ng Catholic, at saka merong nag-comment dito kanina na MCGI, no? Ito yung MCGI na huwag niyong patulan kasi magbabasag ng rebulto to sa debate, eh. Si Mon Mon. Shout out Mon Mon, okay? So, ayun, no? So, ayan. So, thank you, Brother RR, no? Florante. Okay. So, ulitin. Sige, salamat din. Okay, sige. Malaim ka ng Diyos. Okay, God bless din. God bless.